isa sa pinakamalaking krisis sa mundo mula noon hanggang ngayon ay ang polusyon. Kung sakaling dumating ng araw kung kailan nawasak na natin ang ating planeta sa pamamagitan ng paggamit ng fossil fuel at pagtatapon ng basura sa karagatan, ano na nga ba ang susunod nating gagawin? Dahil sa pelikulang napapanood natin at sa science fiction in general, ang tingin natin sa paglipat sa planeta ay madaling bagay lamang. Parang yung tipong mag-a-abroad ka lang, bibili ka lang ng ticket tapos hayahay ka na sa spaceship habang bumabiyahe sa kalawakan. Pero syempre, para sa mga nakakaalam talaga, malayo sa madali at simple ang paglalakbay sa space. Noon ang ideya ng pagtira ng tao sa Mars talagang hanggang pelikula lamang. Pero ngayon, ang mga bigating pangalan sa mundo tulad ni Elon Musk at Jeffrey Bezos, sama mo pa ang NASA, ay talagang nagpaplano na sa pagpapadala ng tao sa Mars sa susunod na dekada. Hindi na maalis sa isipan ng mga tao kung talagang kakayanin na ba ng teknolohiya natin na matupad ang pangarap na ito. Pero sige, i-assume natin na posible ang Mars mission. Ipapaano nga bang mangyayari kapag nakatapak na tayo sa pulang planetang yun? May isa akong sagot agad-agad. At yun ay siyempre, hindi magiging madali ang pamumuhay doon. Ang unang problema na kakaharapin ng mga unang maninirahan doon ay ang kawalan ng atmosphere ng planeta. Kahit pa may kakaunting hangin doon na mostly ay carbon dioxide, napakanipis naman noon. Kaano kanipis? Well, 1% lang ng air density na meron tayo dito sa planeta natin. Ano ba ang 1% na air density, I hear you ask? Well, actually, pwede natin itong maranasan dito mismo sa ating planeta. Paano? Kapag sumakay ka ng eroplano at umabot ka na sa altitude na 36,000 feet, buksan mo yung bintana. Ang hangin doon ay doble ng density ng hangin na aasahan mo sa Mars. Pero syempre, may gagawa ba nun? Diba? Wala naman. Obvious naman na kapag binuksan mong bintana, GG na. Pero siguro naman, you get the point. Ang kawalan ng atmosphere ang dahilan kaya imposibleng lumabas doon na walang suot na spacesuit. Kahit ilang segundo ka lang lumabas, mawawasak ang baga mo dahil ang oxygen sa katawan mo ay mag-i-expand. Para kang lobo na puputok dahil nasobrahan na sa hangin. Ang manipis na hangin din ay nangangahulugan na ang planeta ay hindi kayang maritain ng init na mula sa araw. Kung malapit ka sa equator, siguro ay enjoy mo ang summer na abot sa init na 68 degree Fahrenheit o 20 degrees Celsius, so medyo warm lang naman. Pero sa kabuuan ng taon, naglalaro ang temperatura mula 60 hanggang 100 degrees below zero. Pag-usapan naman natin ang radiation. Dahil sa problema sa radiation, dagdag mo pang ugali ng karmihan na tamad lumabas ng bahay. Tingin ng NASA na ang colony na gagawin ay dapat nasa underground. Pero ang problema ay mahirap maghukay sa Mars dahil nga mababa ang gravity. Sa Earth nga, may isang robot na kayang humukay ng 16 feet ang lalim. Pero nang dalhin ito sa Mars, 1 feet lang ang kinaya nito. Ganoon, kababa ang gravity. Kaya huwag mong i-expect na bongga ang underground colony. Naalala mo pa ba nung kapuputok pa lang ng COVID-19? Diba lahat tayo ay nakakulong sa mga bahay-bahay natin? Parang ganun ang magiging buhay sa Mars. Mas maliit lang ang apartment na titirahan mo. Maging ang agriculture ay magiging problematic din. Siguro yung taon-taon na ayuda ay pwede para sa mga scientists na titira doon. Pero kung isang colony, imposible ang ganoong plano. Dahil sa kawalan ng tubig at pati na rin hangin, malabong umusbong at tumubo ang mga halaman doon. Dagdag mo pa na puno ng chlorine ang lupa sa Mars.
kahit pa makapag-engineer ng halaman na kaya mabuhay doon, eh ang prutas naman nito ay magiging poisonous para sa mga tao. Ngayon ang tanong ng ilan, bakit hindi na lang natin i-terraform ang planeta? Paano kung i-alter natin ang environment ng pulang planeta para mas maging habitable o hospitable para sa mga tao? Maaari tayong magdagdag ng oxygen sa atmosphere, tunawin ang polar ice caps at mag-import ng tune-tuneladang masisiglang lupa. Kung mateterraform natin ang Mars, magiging parang Earth ba ang kondisyon nun? Well, sa totoo lang hindi ganun kadali at hindi ang sagot doon. Taong 2019, nang isuggest ni Elon Musk na bombahin daw ang poles ng Mars gamit ang mga nuclear bombs para daw masimulan na ang global warming doon. So water vapor and CO2 in the Martian atmosphere, which in that case is good because the CO2 ends up warming Mars up. Hindi pa alam kung anong amount ng carbon dioxide na nakatrap doon. Pero sige, i-assume natin na sapat na yun para mapakapal ang atmosphere para maging bearable ang tropical winters. Kung hindi pa sapat ang nasa Mars, eh marami naman tayong greenhouse gas na pwede nating i-share papuntang Mars. Sa oras na balik ta rin ang epekto ng global warming at gawing breathable na ang atmosphere ng Mars para sa ating mga tao, eh magre-release tayo ng algae sa karagatan doon, mag-i-import ng tubig kung kailangan, at maghintay na ma-convert ang carbon dioxide papuntang oxygen. Pero again, may problema. Kapag may solar storms, ang araw ay nag-i-eject ng electrons na nagtatravel sa bilis na million miles per hour. Dahil ang Earth ay may electric field o magnetic field, ay napoprotektahan tayo sa delikadong particles na ito. Pero walang magnetized core ang Mars. Taon-taon, sinisira ng araw ang parte ng Martian atmosphere. Kung patuloy na winawasak ng araw ang atmosphere ng Mars, eh kailangang i-terraform ang planeta tuwing ilang libong taon. Pero tandaan natin na ang photosynthesis ay isang prolonged process. Ibig sabihin, aabuti ng siglo o baka nga milenya pa bago maging breathable ang hangin ng Mars. Kumbaga, kailangan natin pumusta na mauunang maging habitable ang planeta bago ito masira ng ating araw. Pero kahit pa manalo pa tayo sa pustahan at nakalipat na ang mga tao sa Mars bago pa nga ito masira ng araw, eh walang kawala ang tao sa radiation sickness. Base sa mga data mula sa Mars Odyssey Probe, ang mga nakatira sa Mars ay makakatanggap ng lethal dose ng radiation araw-araw. Araw-araw yan, ang sakit nun at ang tindi nun. Siguro mas okay na muna na magpadala ng mga astronauts para pag-aralan ang planeta ng ilang taon. Pero yung walang uwian eh parang wag na muna nating isali sa usapan. Pero si Dr. Jim Green na director ng Planetary Science Division ng NASA ay may pinopropose na potential solution para mabigyan ng Mars ng isang makeshift na magnetic field. Kapag daw may nilagay na malaking superconducting magnet sa unang Lagrange point sa pagitan ng Mars at ng araw yung space nila, ang electric field ay pwedeng ma-disrupt ang solar winds. Hindi na kinakailangang palitan lagi ang atmosphere sa Mars at mas magiging ligtas daw yun para manirahan ang mga tao. Theoretically, tama naman at posible ang gumawa ng magnet gamit ang kasalukuyang technology na meron tayo. Pero kakailanganin natin ng halos 10 million metric tons ng raw materials para magawa yun. Iyon ang magiging pinakamagastos at matrabahong man-made structure sa kasaysayan. Pero again, posible. Pero sige, i-assume natin na nagtutulungan nga ang mga tao para maging reality ang pamumuhay sa Mars. Sabihin natin merong isang malaking asteroid na papunta sa atin na eventually tatama na at nakita ito ng mga scientists. Kumbaga doomsday na talaga. Lahat ng Earth Focus Project ay ihinto at magpo-focus sa Mars. Matapos maayos ang atmosphere, magiging safe ng planeta para tirhan nating mga tao. Pero hindi pa rin magiging madali ang pamumuhay doon. Kung tatayo ka sa Mars at magbabato ng bato paitaas, lilipad lang yon ng napakataas, matagal mong hihintayin bago ito bumagsak sa lupa. Dahil yun nga ay sa mas mababang gravity ng Mars kumpara dito sa atin sa Earth. So anong implication nito?
Well, alam naman natin na ang tubig ay nag-evaporate. Nagsa-cycle yun pag umuulan, diba? So, kapag nag-evaporate ang tubig sa Mars, magta-travel yun ng 3 beses na mas mataas sa atmosphere kaysa sa nakasanayan natin dito sa Earth. At dahil sa ang mga higher clouds ay kaya mag-travel ng mas malayo bago mag-condense sa ulan, ang karamihan ng tubig ng planeta ay mapupunta sa North Pole. Magkakaroon ng dagat ang Mars, pero isa lang. At ang natitirang parte ng planeta ay magiging isang malaking disyerto. Napakaliit lang ng parte ng lupa ang pwedeng taniman. Pinaliwanag pa ni Paul Hartog ng Max Planck Institute for Solar System Research ang isa pang problema sa mga ulap na nabubuo sa matataas na parte ng atmosphere. Sa altitude daw na yun, ang water vapor ay hindi na mapoprotektahan mula sa radiation ng araw. Kapag summer, ang radiation ay magiging malakas na kaya na nitong hatiin ang H2O bilang H na hydrogen at OH na hydroxyl radicals. Taon-taon, ang maliliit na parte ng tubig ng planeta ay masisira. Sa Earth, pwedeng-pwede nating i-recycle ang mga tubig habang buhay. Pero sa Mars, kailangan pang humanap ng panibagong paraan para mapalitan ng tubig na nawala. Dahil sa sobrang dry ng planetang Mars, madalas ding magkaroon doon ng dust storms. Ilang beses tuwing ilang taon, ang buong planeta ay nababalutan ng matinding alikabok. Kung iti-terraform natin ang planeta, hindi pa rin maaalis ang dust storms na ito. Dahil sa ang malalaking parte ng kalupaan, ay uhaw pa rin sa tubig. Sa totoo nga, ay mas mapapadalas pang ganong mga sakuna. Ang ideya ng pagte-terraform sa mga planeta ay isang panaginip lang naman talaga na binigay sa atin ng mga manunulat. Ang totoo nga ay kahit pa i-terraform ang isang planeta, hindi naman talaga natin maaalis ang mga bagay na naging dahilan kung bakit delikado doon para sa lahi natin. Ano nga ba ang magiging buhay natin sa Mars kung sakaling ang na-terraform ito? Dahil sa wala na sa usapan ng pag-terraform sa Mars, ay ang aasahan na lang ng mga maninirahan doon ay ang life support system. Kumbaga, hindi na nga na-terraform, hindi kaya. So aasa na lang sa life support. Pero hindi naman anliyon, may limit pa rin ang life support system. Sa Earth, madali lang mag-recycle ng hangin at tubig. Pero ang human technology ay malayo pa para ma-reproduce ito na talagang kakayanin na magsustento ng isa pang planeta. Ang current tech na nasa International Space Station o ISS ay kaya mag-recycle ng 90% ng tubig at 40% ng hangin na ginagamit ng mga crew. Dahil ang ISS ay hindi naman talaga 100% self-sufficient, eh dapat na nakakatanggap ito ng supplies 8 beses kada taon. Pero ang mga astronaut sa Mars ay hindi magkakaroon ng ganoong pagkakataon para makatanggap ng resupplies taon-taon. Ibig sabihin, eh kailangan talaga nilang magtipid ng bonggang-bongga. Dahil na rin sa health concerns, hindi rin ginagawa ng ISS na i-extract ang moisture sa dumi ng tao bago ito dispose. Pero sa Mars, bawat patak ay mahalaga. Yes, ang nire-refer ko dito ay ang tubig sa ating mga jerbox. Kapag nasa Mars na tayo, ang nilalabas nating tubig mapaihi o jebs ay napaka-importante. At for sure, at some point magkakaroon ng teknolohiya na posibleng ma-recycle ito sa mas malinis na tubig. Dahil sa mga pelikula, napapaasa tayo na magiging exciting ang paglalakbay sa ibang planeta. Oo, kung astronaut ka nga naman talaga. What is he doing? Siyempre, masayang maging parte ng isang misyon na tatatak sa kasaysayan. Pero kapag nasa bingit ka na ng kamatayan, eh ano ba nga bang iisipin mo? Si Laura Shaw na Program Lead ng Exploration Life Support Systems sa ISS ay naniniwalang ang mga astronaut sa Mars ay magiging highly regulated para masiguradong hindi sila mauubusan ng resources. Ibig sabihin, kontrolado. Maging ang pagkain daw na ihahain sa iyo ngayon ay plinano na ng 3 taon ang nakalipas. Magiging stricto ang mga procedures. Hindi pwedeng mag-chill tulad dito sa Earth, tulad sa ISS. Kailangan mong sundin ang rules o ikamamatay mo. Hindi pwedeng pag nagutom ka, kakain ka. Kailangan nasa oras at kailangan nasa tamang dami. Kung ganun, gusto mo pa rin bang pumunta doon? Ayon nga kay Musk, ang balak niya ay makapagpadala ng 1,000,000 tao sa Mars sa taong 2050.
Ang pinaka-concern lang naman ni Musk ay ang sasakyan na makakapagpadala ng tao doon. Pero kagaya nga ng napag-usapan natin, mas magiging mahirap kapag naroon na sila kasi kailangan niyang buhayin ng mga yun. Umaasa ako na sana maabutan ko pang panahon kung saan makakatapak ang sangkatauhan sa ibang planeta, lalo na sa Mars. Pero habang bitin pa tayo sa kalaman at teknolohiya, okay na muna ako sa mga teorya. Marami din naman sa atin ang hindi makakasama papunta doon. So sa ngayon siguro alagaan na lang muna natin ang tanging tirahan na meron tayo ngayon, ang ating planeta, ang Earth. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporters na sina Archie Duler Vlog, Verhel Morata, Starsky Soraya, Jerry De Jesus, Rolando Rosales Langamin, Giancarlo Pineda, Leo Abarte, Daniel Toleson, Hiki Chiki, Raquel Ignacio, Jason Palamig, Armand Escorial at Aldrin Bacorio. At salamat din mga lords sa pag-join muli dito sa channel. Salamat kala Jose Jr. Caloma, Marlon Liaguno, Kim Brian De La Cruz, Hamudi Pangato, GF, JR Tadizon, V4 Virgo, Mark Vicente Maglinte, Marwin Facundo, Armand Pili, at Carmel Calpo. At welcome sa channel para sa mga new members na sina TMTWPC 2026 Agent Vince Mayo, Tagampamuhi Pag-airing, Evo Freaks, John Cristoprio, Jan Jan, at Mark Alfred Pastor 5. Meron po tayong member content every Tuesday. Pakicheck na lamang pong ating playlist. Marami-rami na rin tayong nakalagay doon. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta.